Hello, hello, mga palangga! Hari na naman ang inyong madiskating ilongga! Today, isa-share ko po sa inyo ang different style at texture ng mga dahon ng isa sa pinakapaborito kong variety ng Collyos o Mayana, ang dipped in wine. Tara, samahan niyo ako. Mamasyal tayo sa aking munting garden. Lagaw-lagaw naman taa. Ito po ang aking mga dipped in wine. Ito po ang isa sa pinakapaborito kong variety ng Collyos o Mayana. Yan po, isi-share ko sa inyo paano siya naging ganito ka bushy. Usually, kinakat ko po siya or pinipinching. Yan o, itong dalawang stem na to, galing yan sa isang stem lang na kinat ko. Yung dalawang stem, bagong sibol na po yan. Kaya, advisable talaga na i-top cut nyo ang mga mayana nyo. O ganito, ganito yung pinching. Yung top lang na ano, ng mga dahon, bagong sibol na dahon, ipipinch nyo ng ganyan, kurut-kurutin ng ganyan. Yan, pwede nyo itapon nyo yan. Kasi, dyan na lalabas ang mga bagong sibol na, na mayana. Mas titingkad ang color niya pag naaarawan. Kasi gustong gusto ng mayana na full sun. Ito, isang different variety din ng dipped in wine. Mukhang pareho lang sila nung una kong pinakita, pero iba yung texture ng dahon nito. Mas maliliit ang dahon at pag medyo mature, nag-twist yung ano, yung style ng dahon niya. Unlike dun sa isa na palapad yung dahon, ito mas maliit at nag-twist yung dahon pag mature na. Galing ito sa antique. Yan, ipipinch din natin para tutubo yung bagong dahon naman dyan. Yan, ang cute-cute niya, no? Ito, medyo mas bushy na style ng dipped in wine. Isang pot lang yan. Marami na siyang ano, mga stems na tumubo na rin. Kasi lagi ko siyang pinipinch. Yan yung sikreto sa bushy at mayabong na mga mayana. Ganyan yung texture ng dahon. Mas naiinitan siya kasi dito sa ano, sa pwesto niya. Ilagay ko sa ano, sa tapat talaga ng naiinitan. Kaya ganyan. Ang ganda ng color niya. Ang healthy ng kanyang mga dahon. Actually, wala akong spray dito ha. All natural lang po yan talaga. Ayan, yung focus na color at texture ng dahon ng dipped in wine. Napakaganda. Ayan, ipipinch na naman natin ulit. Ganyan lang. Kurot lang ng kurot. Ayan, kukurutin natin ulit. Don't worry kasi tutubo naman yung mga bagong sibol na mga stem dyan. Dyan sa pinagkurutan nyo, tutubo yan. Mas lalago yung mga mayana nyo. Ganyan yung sekreto. Ito, another style din ng dipped in wine. Parang maroon yung color niya at saka may pagka-beige yung sa gitna. Malalaki din ang dahon nito pag mag-mature na. Ito kasi hindi pa masyadong mature yung dahon niya. Medyo baby pa siya.
Andun sa kabila kasi yung mga mature na ano, na mga ganitong style ko na dip in wine. Ayan, ipipinch na naman natin ulit. Para may tutubo namang bagong sibol dyan sa pinag-cut natin. Ito pinaka-pretty sa kanila. Actually, hindi siya dipped in wine. Sinama ko lang kasi parang ganyan din yung itsura niya. Tawag sa kanya is Avatar. Pinigay sa akin ng friend ko, si Sir Raynan. Shout out, Sir Raynan! Ang cute ng color. Medyo rare siya kasi matagal siyang lumaki. Ilang months na siya sa akin, ganyan palang kaliit. Mas titingkad yung color niya pag naaarawan. Medyo greenish yung ano yung center niya. Ang ganda, no? Ito rin. Another set ng dip and wine. O, ganyan. Mature yung dahon niya, parang brownish at green yung sa gitna. Pero pag naaarawan na, nagiging pinkish na. Galing yan sa ano, sa kabatuan. Shout out, Miss Ann! Ayan yung mga sellers na binilhan ko din ng Mayana ko. Actually, dito sa Iloilo, maraming sellers ng Mayana. At kami ay nag-barter-barter din minsan ng aming mga varieties. Kaya medyo mas mabilis kaming dumami. Ganyan yung focus ng ano, nung color niya. Pag medyo magmamature na, magti-twist yan ng ganyan, oh. Magti-twist yung dahon niya. Twister fries. Ganyan, ganda ako sa kanya. Noong una ko siyang na-acquire, ganyan yung color niya, parang brownish at green. Nagulat lang ako, naging pink. Yung na ano na naarawan na siya, naging pink na siya. Ayan, itinanim ko yan sa lupa. Direct na sa lupa ka para mas mabilis na siyang lumaki. Medyo baby pa kasi sila at medyo matagal silang magsanga-sanga. Kaya nga siguro rare sila. Ayan, ang ganda, no? Ito, isa ding style ng dip and wine. Para siyang ano, para siyang strawberry. Na-acquire ko to from Pavia, kay Tita Lani. Tita Lani Mecha. Hi! Shout out! Ayan, ang ganda. Medyo bushy na rin siya. Mga 3 months na ata. 3 months na ata siya sa akin. Ayan, ganda niya. Medyo smaller lang ng konti yung ano, yung dahon niya. Hindi na siya lalaki pa. Mga medium size lang yung dahon niya. Nag-start na rin akong mag-cutting sa kanya at mag-propagate. Kasi para may mga babies na siya ulit. At syempre, pwede na mga ibenta. Ayan, ang ganda. Malaki na siya dito sa ano, sa pot niya. Mga nasa 4 feet na ata. Or sobra pa. Nasa malaking pot ko siya inilagay. Para mas lalaki pa siya. Ayan, ipipinch na naman natin para may bagong sibol na naman. Ganyan lang, pinch lang every ako everyday nagpipinch ako eh. Pag may makita akong kung cut ko lagi siya. Masalamat sa panonood. Till next time. Abangan niyo naman ang next kong i-upload na video. Bye-bye!